Sa ating po ang biyaya, awa, habag, kukupan, katotohanan, kapayapaan, pamitikula kayo, abiyawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Muli po akong magpapasalamat kay Abiyawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa. At sa araw po na ito ay muli po nating balikan, ito pong nakalagay sa pangalawang Timoteo 3:15-17 na isinulat ni Pablo kay Timoteo. Marami ang hindi nakaalam nung diwa o nung espiritu na sinasabi ng kasulatan. Iniisip ko kasi ng marami na yung kasulatan ay para sa lahat in general. Hindi po. Yan pong banal na kasulatan ay para lamang yan doon sa mga tinawag or tao ng Diyos o mga banal o mga sakdal. Hindi po yan para sa lahat. So ngayon po ay nakikita natin na lahat ng mga reliyon na gumagamit ng banal na kasulatan. Alam na po natin ngayon na ang ginagawa po pala nila ay ginagamit ang banal na kasulatan para doon sa kanilang pangsariling kapakinabangan. Andyan na po yung pandaraya na di umano ay itinuro ni Abayahawa yung sinasabi nila. Pero hindi po totoo sapagkat ang sinasabi ng kasulatan, yung banal na kasulatan, ay para lamang yan doon sa tao ng Diyos. Kung hindi ka tao ng Diyos, ay hindi para sa iyo yan. Ito ho ay pangalawa na aking pagtalakay hindi po dyan sa pangalawang Timoteo 3:15. At base nga po dyan doon sa The Scripture 2009, 2 Timothy 3:15, and that from a babe you have known the set apart Scripture which are able to make you wise. Sabihin, pinatutungkol lang si Timoteo for deliverance through belief in Messiah Yahweh. Yahweh siya. All Scripture is breathed out by Elohim and profitable for teaching, for reproof, for setting straight, for instruction in righteousness. That the man of Elohim, ito ho yung binibigyan natin ng pansin, that the man of Elohim might be fitted, equipped for every good work. So ibig sabihin, ang banal na kasulatan, hindi para sa lahat. Hindi sa relihiyon. Para yan doon sa tao ng Diyos, doon sa mga pinaging dapat, pagpapabanal, yan ho ay individual, hindi by group, by sect, or by quantity. Hindi ho, kundi bawat isa. Sa Tagalog ho, ang nakalagay ay, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagdulong sa iyo. Meaning kay Timoteo, makapagdulong sa iyo. Si Timoteo, alam natin. Ngayon ay nasa kapulungan. Na yan ay pinapaging banal. Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahweh siya. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ni Abayawa ay mapapakinabangan binaman sa pagtuturo, hindi ho sa pananalapi, hindi ho sa pagpapayaman. Sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Ikatututo nino ng mga taong pinili, inihalal, binanal, sinakdal, o pinasakdal, o 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Para lamang ho ito doon sa tao ng Diyos, ang banal na kasulatan. Hindi ho yan para sa lahat.
Kaya ngayon, alam na natin yung may mga espiritu, ito po palang banal na kasulatan ay para doon sa mga taong sakdal, para maging sakdal, banal, inuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kasi yun, napasakamay ng mga relihiyon, napasakamay ng mga sekta, napasakamay ng mga bulaang guro, bulaang apostol, bulaang mangangaral, ang banal na kasulatan. Ang ginawa nila, kinalakal. Yan yung kasulatan ay para doon sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Sino sinasansala? Yung mga taong sakdal. Kaya sila naging sakdal ay sapagkat sinaway sila. Natuto sila. Kaya nga ang banal na kasulatan ay hindi para sa lahat. Uulitin natin yan. Ang banal na kasulatan ay hindi para sa lahat. May pinagkukulan po yan. Ngayon, kung ginagamit Brad ng mga reliyon ang banal na kasulatan, alam na po natin na yan ay ginagamit nila doon sa kanilang pangsariling pakinabang. Dadayain yung mga membro, kukuha ng sitas, at ipalalagay ng mangaral na yan ay sinabi ni Abay Hawa. Yun namang mga walang muwang, walang malay, ay sumunod doon sa kalooban ng mangaral. Hindi ho ang banal na kasulatan ay para ipang negosyo, ipang kalakal. Yan ay para sa pagsaway, pagsansala, para yung tao ng Diyos maging sakdal individually. Napakarami ho ang nalilang ng maraming mga bulaang mangangaral. Ano ang naging bunga? Yumaman. Bakit? Kinalakal nila ang banal na kasulatan. Na yan po pala namang banal na kasulatan ay para doon sa tao ng Diyos. O tao ni Elohim. That the man of Elohim might be fitted, equipped for every good work. Niyo ba? Uulit-ulitin nun natin. Hanggang sa makarating sa dapat paratingan. Kung ang wika, meron kayong pandinig, makinig. Diyo ba? Ang dami nang naloko ng mga mangaral. Ang dami nang nadaya. Isa ka pa ba sa magpapadaya? Tatandaan ninyo ha? Walang hiningi kailanman ang mga alagad, ang mga apostol, nang abuluyan tuwing may pagtitipon. Ikapong pera, pasalamatang pera, tao ng handog, nahaing pasalamat na pera. Wala ho yan. Lato yan ay inimbento ng mga founder ng mga mangangaral na lisya, sinungaling. Lahat ng reliyon ginamit ang banal na kasulatan para doon sa kanilang pangsarili. Ang naging Diyos nila ay yung kanilang tiyan, hindi si Abay Hawa. Nilalaat ko lahat ng reliyon, lahat ng sekta, sapagkat lahat ng yan, ang founder ay mga tao. Hindi lamang mo ito, ikalawa, pangangatluhan pa natin, hanggat hindi nakikita ng napakaraming tao yung bina,
yung ating binabasa o yung salita doon sa pangalawang Timoteo 3:15-17. Muli po, loobin po ni Abay Yahawa na ito pong paksang ito, itong temang ito, ay magkaroon ng pagkaunawa. Buksan nawa ni Abay Yahawa ang lahat ng aabutin ng video nito. Muli po, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat.